Palalayain na po ngayong araw ang dalawang opisyal ng Pharmally Pharmaceuticals na nakulong sa Pasay City Jail matapos i-cite for contempt ng Senate Durable Committee. Makibalita tayo sa latest live mula sa Pasay na iyong balita si Darlene Guy. Darlene? Iban, pirmado na ni Senate President Tito Soto ang release order ng Pharmally Executives na sina Mohit Dargani at Lin Conong. Kinumpirma niya ng Senate Sergeant at Arms kaya ngayong umaga inaasahang makakalaya na sila. Matatanda ang dinala sa Pasay City Jail sina Dargani at Ong Nobyembre noong nakaraang taon matapos silang i-cite for contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil ito sa patuloy nilang pagmamatigas na hindi ibigay ang kanilang financial records kaugnay ng imbestigasyon ng Senado sa Pharmally COVID supply deals. Inirekomenda ng Blue Ribbon Committee na sampahan sila ng kasong kriminal pero hindi nito nakamit ang itinakdang bilang ng pirma mula sa mga senador. Sa huling araw ng sesyon kahapon, siyam na senador pa rin ang nakakapirma sa partial report ng komite. Hindi ito umabot sa 11 pirma para maisumite sa plenaryo ang draft committee report. Dahil dito, kasama ang ma-archive ang draft report sa pagtatapos ng 18th Congress. Sa kanyang privileged speech, hinimok ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon ang mga kapwa niya senador na linawin kung pabor o hindi sila pabor sa report. Anya, tungkulin ng Senado na ipaalam sa publiko ang mga detalye ng issue. Sabi naman ni Senator Migs Zubiri at Senator Win Gatchalian, pipirma sila kung tatanggalin si Pangulong Duterte sa report na inirerekomendang kasuhan ng plunder. Wala raw kasi itong basihan. Bukod sa Pangulo, pinakakasuhan din ng plunder at iba pang kasong katiwalian si Health Secretary Francisco Duque III, mga dating opisyal ng Procurement Service ng Department of Budget and Management at mga opisyal ng Pharmally. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, pwede nang palayain ng mga nakadetineng Pharmally official na sina Mohit Dargani at Lin Conong kapag na-adjourn na ang sesyon. Naipaalam na raw ito ni Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang mga kliyente. Masaya raw ang mga kliyente niya na makakalaya na sila. Ivan, sa ngayon, wala pang paggalaw dito. Hindi pa rin dumarating yung release order mula sa Senado. Pero kapag dumating na, na-deliver na yung dokumentong yan for immediate implementation naman yan. Kaya makakalaya na agad sina Ong at Dargani. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City Jail. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.